Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga sinasabi ni Lynette kay Dr. Carlos tungkol sa pagiging adik nitong Dr. Lyndon sa morphine drugs ay napilitan na ngang magsagawa ng sariling investigasyon itong si Dr. Carlos upang malaman kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong Dr. Lyndon. At sa kanyang pag-imbestiga ay nalaman nga nitong Dr. Lyndon na totoo ang mga sinasabi ni Lynette at Dr. Annalyn. Dahil siya mismo ang nakadiskubre sa lahat ng mga kasinungalingan nitong Dr. Lyndon at sa pagpagsabuatan nito sa isang medref upang makakuha ng gamot para pang-sustain sa bisyo nito. Dahil sa pag-imbestiga nitong Dr. Carlos ay kanyang nakita ang pouch na naglalaman ng morphine drugs doon mismo sa bag nitong Dr. Lyndon. Pagkatapos madiskubre nitong Dr. Carlos ang tungkol sa pinagagawa nitong Dr. Lyndon ay kanya agad itong pinatawag sa kanyang opisina upang makumprontahin tungkol sa pouch na nakita nito sa bag nitong Dr. Lyndon. At sa kanilang pag-uusap ay nakahuna nga itong si Dr. Lyndon, subalit naghanap pa rin ng palusot upang hindi imadiin sa iskandalo na kanyang pinasangkutan. Para makalusot ay tinangkangang i-blackmail nitong Dr. Lyndon itong si Dr. Carlos upang hindi ituloy nito ang pagpatanggal sa kanyang lisensya. Sinabi pa nga nitong Dr. Lyndon na isiwalat ito ang mga sekreto nidot nitong Dr. Carlos kung ituloy nito ang pagpatanggal sa lisensya nito. Dahil wala nang idea itong si Dr. Carlos kung ano ang sekreto na tinutukoy ni Dr. Lyndon laban sa kanya, ay kanya itong tinanong kung anong sekreto iyon. At sinabi agad ni Dr. Lyndon na alam ito na may anak itong si Dr. Carlos at ang tinutukoy nitong anak ay si Dr. Zoe Tanya. Sabi pa nga ni Lyndon hindi naman daw makalabas ang sekreto na iyon kapalit ang hindi pagpatanggal sa kanyang lisensya. Pagkatapos marinig ni Dr. Carlos ang exposisyon ni Dr. Lyndon ay nagulat naman ito. Subalit hindi pa rin nagpatinag itong si Dr. Carlos. Sa halip na matakot ito ay hinamon pa nga itong si Dr. Lyndon na isiwalat nito kung anuman ang sekreto na alam ni Dr. Lyndon laban sa kanya. Sabi pa nga nitong Dr. Carlos na wala naman daw mawala sa kanya kung malaman nga na may anak ito at ang anak ito ay si Dr. Zoe Tanyag. Sapagkat itong kaso ni Dr. Lyndon ay may mabigat, mas mabigat kaysa kaso niya. At dahil hindi naman umobra ang diskarte nitong Dr. Lyndon ay lumabas na lang ito mula sa opisina ni Dr. Carlos. Pagkatapos makalabas ni Dr. Lyndon sa opisina ni Dr. Carlos ay tinawagan agad nitong Dr. Carlos itong si Zoe upang kumpirmahin nito ang tungkol sa sekretong alam ni Dr. Lyndon. At kinakumpirma naman ito ni Dr. Zoe. Sa kanilang pag-usap ay pumasok naman itong si Lynette at kanyang narinig ang tungkol sa pinag-usapang sekreto ng mag-ama. Dahil sa na-curious naman itong si Lynette tungkol sa sekreto na tinutukoy nila, ay nagtanong nga itong si Lynette kay Dr. Carlos, ganun pa man, hindi pa rin sinabi nitong Dr. Carlos ang totoo kay Lynette. Sa halip na sabihin ang sekreto ay naghanap ito ng alibay. Mga kaabot kamay na pangarap, pinuntuhan na nga nitong Dr. Lyndon itong si Lynette upang sabihin ito ang tungkol sa sekreto nitong Dr. Carlos. At ating abangan sa sunod na kabanata kung ano ang gagawin ni Lynette pagkatapos nitong malaman ang sekreto ni Dr. Carlos. Ito ay ating abangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap Storytelling. This is Travelers TV, nagsabi sa inyong magandang araw sa inyong lahat. Mga Lodi, kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-subscribe naman po kayo at i-hit niyo po ang notification bell para manotify naman po kayo sa sunod nating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat.